Good day mga ka-sports natin dyan. Rimline Cool Smashers mukhang mag-a-adjust na naman sa PBL All-Filipino Conference sa 2024. Matapos nga ngayon mga ka-sports natin dyan, marami nga ang mga rumor na di umano ay meron daw aalis dito nga sa Rimline at may nag-o-offer nga raw ng malaki para makuha nila ang isang star players nga ng nasabi nating Rimline Cool Smashers. Pero mga ka-sports, no problem yan kahit may umalis man sa Rimline sapagkat nga subok na matibay at magaling ang lahat ng mga players ng Rimline Cool Smashers at alam naman natin na all-star talaga ang kanilang ang mga players. Kung kaya kahit meron ngang umalis ay hindi pa rin dito matitinag nga ang kupunan nga ng ating Phenom Superstar Eliza Valdez. Alam naman natin na wala nga G Amazing at wala naman si Celine Domingo, subalit nag-champion pa sila at never pa silang natalo sa katatapos pa lamang na PBL All-Filipino Conference 2023. At ngayon naman sa All-Filipino Conference naman sa 2024, ito ngayon ang tatrabahuhin nga ng ating coach Sherwin Mendezes at magugulat kayo sa lineups nga ng ating Rimline. Panoorin hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka pala napadpad sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! All-star players ng Rimline Cool Smashers, kanila muling dedepensahan sa 2024 ang kanilang ang corona matapos nga nilang mapataob ang Choco Mucho sa PBL All-Filipino Conference 2023. At sa 2024, mas pinalakas pa ang Rimline sa darating nga na conference. At alam nyo ba mga ka-sports natin dyan na nag-adjust na nga ang ating coach Sherwin Mendezes at mukha talagang makikipagsabayan at makikipagpukpukan nga ngayon ang lineups nga nila sa 2024 para nga madepensahan nila ang kanilang corona. Unahin na natin dyan ang kasama pa rin sa first 6 lineups, walang iba kundi ang ating Phenom Superstar Eliza Valdez, ang outside spiker nga na talagang masasabi natin na super magaling. Alam naman natin na subok na at matibay ang ating superstar Eliza Valdez at wala na siyang dapat pang patunayan sa kahit sino paman. Marami nga ang nagdududa kay Eliza Valdez na nagsasabi nga sa mga komento na mukha daw humina na si Eliza Valdez. Pero kitang-kita naman natin mga ka-sports na halos kahit mga kabataan ngayon na mga bagong pasok pa lang sa pro ay nakikipagsabayan pa rin ang ating superstar. Take note mga ka-sports natin dyan ha, galing pa yan sa injury ang ating Eliza Valdez. Pero kitang-kita naman natin na talagang siya ang tinagurian ng clutch queen kung saan nga mga ka-sports kapag kailangan na kailangan nga ng puntos ay talagang bumibira ang ating Eliza Valdez. Isa nga si Eliza Valdez sa mga nagpahirap din sa Choco Mucho kung kaya nga nila ito natalo. Kung kaya ang ating Eliza Valdez ay hindi talaga kinakailangan mawala pagdating sa first 6 dahil nga ang kanyang leadership palaging nariyan para sa kanyang mga kapo-teammates. At makakasama pa rin ng ating Eliza Valdez sa lineups, walang iba kundi ang ating Queen Darna Gemma Galanza, ang isa pang malakas na outside spiker nga nitong Rimline. Isa sa mga tinagurian nga at binansagan ngang Darna sa loob ng court ang ating Queen Gemma Galanza. Patunay ito mga ka-sports natin dyan na talagang sobrang lakas nga lumipad ng ating tunay na Darna at malakas nga ang kanyang palo. At hindi lang basta palo ang ating Gemma Galanza, mapa-opensa, mapa-depensa ay meron dyan ang ating Queen Gemma Galanza. At matatandaan nga ninyo, sinabi nga sa isang interview ng ating Queen Gemma Galanza na hinding-hindi sila papayag na maagawan nga ng corona. At nangyari naman yan mga ka-sports matapos ngang talunin nga ng ating Queen Gemma Galanza ang kanilang mahigpit ngang kalaban na Choco Mucho. Kung kaya tuloy-tuloy pa rin mga ka-sports ang paglipad nga ng ating nag-iisang Darna Queen Gemma Galanza. At mas lalakas pa ngayon ang ating Queen J matapos nga na masungkit niya ang award bilang Best Outside Spikers. At mas gagalingan pa to ng ating Queen J para sa susunod, muli na naman siyang tanghalin MVP.
At syempre, hindi mawawala dyan ang ating Kyle Negrito, ang tinagurian ngang golden setter nga ng Creamline. Noon mga ka-sports natin dyan ay marami talagang bumabatikos nga kay Kyle Negrito dahil nga marami nagsasabi na mukhang to the moon daw ang mga set nito at puro sablay. Pero kitang-kita naman natin mga ka-sports na talaga nag-adjust na rin ang nasabi nating si Negrito at nakapanya na rin ang kanyang mga magagandang set para nga makapag-spike nga ang kanyang spiker ng mga magaganda. At nagawa naman to ni Kyle Negrito kung kaya nga nag-champion nga sila. Pero alam nyo ba mga ka-sports natin dyan, noon pa man ay sinabi nga ng ating Phenom superstar Eliza Valdez na malaki ang tiwala niya kay Kyle Negrito at kayang-kaya nitong makipagsabayan nga sa loob ng court. At nangyari nga yan, at mas lalakas pa nga ngayon ang ating Kyle Negrito matapos nga mga ka-sports natin dyan sa 2024 ay muli ngang makakabalik na ang ating International Best Libero Awardee, walang iba kundi si Kyla Achenza. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan, si Kyla Achenza ang kinakailangan talaga sa floor defense at mukhang bumalik na daw di umano ang nasabi nating kagalingan nito. Alam rin kasi natin mga ka-sports na naatang muna kay Ella De Jesus ang pagiging ang libero sapagkat nga itong ang ating si Kyla Achenza ay nagkaroon ng injury matapos nga noon sa kanyang paglalaro nga sa international nang inirepresent niya ang ating bansang Pilipinas para sa Women's Volleyball International Team. Subalit nga ngayon mga ka-sports ay talagang makikipagbukbukan na naman at makikipagsabayan na nga ang ating Best Libero Awardee na si Kyla Achenza. Kung kaya kaabang-abang talaga to sapagkat mas maganda na ang magiging connection ng ating Kyla Achenza at ng ating Kyle Negrito. Good luck na lang sa pagbabalik ni Kyla Achenza. At syempre hindi rin dyan mawawala mga ka-sports ang ating beauty queen at napakaganda talaga na opposite hitter na si Michelle Gumabaw. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na napapabalita nga ngayon ang ating Tots Carlos ay inooferan daw ng malaki ng ibang mga team para nga makuha lamang ito. Pero no problem yan mga ka-sports, umalis man si Tots Carlos, kayang-kaya yan ni Michelle Gumabaw. Noon pa man mga ka-sports natin dyan, kung matatandaan ninyo, wala pa noon Tots Carlos ay talagang dati ng champion ang Creamline Cool Smashers sa pangungunayan ng ating Michelle Gumabaw. At sa rami ng experience ni Michelle, alam natin na kayang-kaya niya talaga mga ka-sports panindigan itong pagiging opposite spikers niya. Kaya good luck na lang kung aalis si Tots, at kung hindi, mas maganda. At narito mga ka-sports natin dyan, ang magiging middle blocker nga ng Creamline, walang iba kundi itong si Laurelyn Bernardo and Pangs Panaga. Ayon nga sa report mga ka-sports natin dyan, mukhang hahasain na talaga sa loob ng court itong si Bernardo sapagkat nga nasasayangan rin ang mga fans nito na palagi na lang itong nakabangko. At ngayon nga mga ka-sports natin dyan na talagang ipinakita na ni Laurelyn Bernardo ang kanyang angking kagalingan nga, mapa opposite spiker ay kayang-kaya niya at mapa middle blocker. At ngayon 2024 ay magpapakitang gilas na ang ating Laurelyn Bernardo kasama nga si Pangs Panaga. Mukhang maganda talaga ang bakbakan sapagkat nga ibang mukha na naman ang makikita natin dito nga sa Creamline Cool Smashers. At syempre maraming pag-a-adjust na ginawa at lahat naman dito ay mabilis lang talaga ang connection sa setter sapagkat matagal naman silang magkakasama na. At lahat nga ng mga Creamline Cool Smashers players ay very talented at sinabi ko na nga all-stars sila mga ka-sports. Kung kaya kahit sino dyan pwede ipasok, kahit si Vargas, kahit si Mandapat, kahit si Pau Soriano ay pwedeng-pwede. So sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, kayanin pa kaya ng Creamline Cool Smashers na sila ay makapag-champion muli sa paparating na PBL All-Filipino Conference? At napapabalita nga na si Risa Sato at itong si Tots Carlos ay mukhang aalis na daw di umano. Pero ito ay rumor pa lamang.
Pero kung ako ay inyong tatanungin, mga ka-sports natin dyan, umalis man si Tots Carlos or si Risa Sato, ay masasabi ko pa rin na malakas pa rin ang Creamline Cool Smashers, sapagkat kitang-kita naman natin ang lahat ng mga players nga dito ay palaban. At syempre mga ka-sports, matagal na nga sila magkakasama, kung kaya may chemistry na sila. Basta ako sa tingin ko ay nasa mataas pa rin na standing ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. At matalo man ang Creamline, sinisigurado talaga nila na dadaas sa butas ng karayom ang team na yan na makakapataob sa kanila. Sa tingin nyo mga ka-sports, kaya pa ba nila mag-champion? Comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.